Ito po yung brood cock ng manok Pinoy. So if you would notice, napakalaki niya. Ito siguro mga nasa 3 kilos. Medyo payat pa ng konti kasi naka-clearance. Ito po ay cross ng Oriental at saka American Heritage Chicken. Dual purpose po ito. Pwedeng pang karne, pwedeng pang itlog. Kaibigan, ito po yung aming locally made incubator. Ito na po yung design namin. This is a 600 egg capacity incubator. And tandem po ito. Ang ibig sabihin ng tandem, itong site na ito is for incubation. Dito po, inalagay namin yung itlog for 18 days. And meron po itong movement, yung crate, nagtitilt to simulate the movement of the eggs under the belly of the hen, no? Kasi ginagalaw ng pinapaikot ng inahin yung kanyang itlog pag naglilimlim. So on the 18th day, lahat ng mga nakandol mo dito, ibig sabihin yung nakita mo na may laman, ililipat mo na rito. Dito sa side na to, pwede mong silipin, no? Although may salamin, pwede mong silipin, baka bugok, babaho yung itlog, no? Pero pagdating dito, yung tatlong araw na pipisa na yung sisiw, hindi mo dapat galawin. Hindi mo dapat buksan. Sapagkat kapag nagbago yung temperature, maapektuhan yung paglabas ng sisiw. Meron ako nakita ibang mga tao na yung sisiw hindi pa lumalabas, tinutulungan, nako, huwag yung gagawin yan. Yan ang pinakamalaking mali na gagawin nyo. Because either mamamatay yung sisiw o lalabas man siya, weak siya. So, eto, incubator, but you need electricity. Alright, for farmers who are living in areas outside the power lines, anong gagawin nyo? Eto, ang pinaka-effective. Nothing beats Mother Nature. Ito po mga sisiw na ito ay kinisa ng inahin na yan. Ilang itlog to, Ner? 12. 12 na itlog, ang napisa is what? 8? 7. That's good enough, no? Ibig sabihin, 5 ang nabugok. And makita nyo, healthy sila sapagkat inuupuan sila ng kanilang nanay during night time na malamig. So, your choice, incubator or Mother Nature. Para sa akin, kung kaunti lang manok mo, ito the best. Kung maramihan, itong gabi ko. From the farm boy. Ito pong batch na ito ay mga 2 weeks old. And ito na po yung grupo na nasabay dun sa ating adjustment ng ating incubator. Because before this, actually, nagkaroon kami ng problema sa hatching rate at saka survival ng mga sisiw. Mababa yung hatching rate. And after 7 days after hatching, merong mga mortality. Kadalasan, hindi makatai yung mga sisiw. So, ang ginawa namin, tumawag kami ng mga eksperto kung ano ang diferensya at nakita na ang problema pala ay nasa humidity ng aming mga incubators. Mababa yung humidity and ang resulta, hindi makatai yung mga sisiw, dumidikit yung tai sa foot at namamatay after 7 to 10 days. So, adjustments were made and I'm happy with the result. Ito po yung resulta. Makikita po ninyo, masigla po yung mga sisiw. They are only about 2 weeks old. But they are vigorous and I'm happy with the result. So, ang moral lesson po rito, kailangan sa farming operations, hands-on ka talaga. Sapagkat may mga problema na tingin mo napakasimple, yung pala, malaking epekto sa iyong farm operations. So this is the moral lesson sa farming. You have to be quick enough to respond to a crisis in your farm operations para maging successful ka. Ito po ang patunay na talagang kailangan ng mga manok ng greens. Nilagyan ko ng mulberry yung kanilang kulungan and they're starting to like it actually. So isang suggestion lang,
kung naka-confine yung inyong mga manok. Tulad nito sa akin, dapat every now and then, at least once a week or twice a week, eh magbitin tayo ng isang palumpo na malunggay, mulberry, madre de agua, ipil-ipil, o maski napier, sapagkat siguradong gaganahan yung mga manok at matigil yung problema natin sa feather picking. Kasi pag hindi nagkaroon ng diversion sa mga manok na ito, they have the tendency of picking each other's feathers. So this is a suggestion na kapag naka-confined breeding ka, kailangan maglagay ka ng green sa kulungan para mayroong merienda at aliwan yung iyong mga manok. Punin natin yung ating eksperimento sa pagpapakain ng greens sa ating manok Pinoy inside the cages, sapagkat ito yung ating inumpisahan ng isang araw. We're trying to provide them diversion, kasi napansin ko nagkaroon ng maraming feather pecking, at ang feather pecking ayun yung mga sa likod ng manok na yan na kalbo, sapagkat kinakain ng kanilang kasama. Ang sabi ng ating mga eksperto, ang feather pecking actually could be an indication of boredom, walang magawa, or kakulangan ng protein na kinakain nila through the feathers of the other chicken inside the pen. So the other day, nag-umpisa tayo mag-eksperimento, binigyan natin ng mulberry leaves. Ngayong araw, binigyan natin sila ng kamote tops, sapagkat napakarami ko pong kamote rito sa farm ko. Hindi namin masalad. Sobrang dami. So pinaharvest ko at ngayon ay binibigay natin. At kayo mismo, kayo ang witness ngayon kung gaano sila ka-interesadong kumain ng dahon ng kamote. So this is something that we would like to share with other farmers, sapagkat feeling ko itong practice na to will lead to successful breeding inside the pens. Another lesson shared from the Braveheart Farms of North Cotabato. I have started a new experiment in the farm, and this involves the use of bedding, or yung litter na ginagamit sa kulungan. This is a group of cockerels and pullets being prepared for breeding. And ang ginawa ko, nagpalit ako ng bedding material sa loob ng breeding pens. Dati-dati kasi, ang gamit ko ay rice hull. Ang problema sa rice hull, mabaho kapag nahaluan ng tahi ng manok, at hindi nakokompost, no? Hindi nagdi-decompose. So matigas siya, at hindi nagiging ideal, no? Kasi posible ding dapuan ng dapaw. The second material that I experimented on, yung corn cobs. It was good. Ang problema, ang corn cobs hindi masyado nag-absorb ng tahi ng manok, no? So I thought of another system. Dito kasi sa Mindanao ay widely available yung tinatawag nating cocopit. Ito ay byproduct ng processing ng coconut husk. And ito actually ginagamit sa mga nursery operations. Ginagamit na material sa polybags. Also, kapag nabulok, ay ginagamit na soil conditioner or fertilizer. So ang ginawa ko, I'm doing an experiment right now. Bumili ako ng cocopit sa Davao del Sur, sapagkat marami doon, 30 pesos per kilo, or rather 30 pesos per sack, at yung isang sako ay siguro mga 60-70 kilos. And then nilagay ko rito sa aking ulungan ng manok. Yun ang ginamit kong bedding as of the moment. Malamig siya.
Pero dinagdagan ko ng isa pang experiment. Ginamit ko yung mga carbonized rice hull para ihalo doon sa cockpit. Sapagkat naisip ko, hindi carbonized rice hull will neutralize the odor and it will actually prevent the spread of bacteria. And ang purpose ko nito, pagkatapos ng 2 to 3 months, depende sa volume ng tahi ng manok na mahahalo doon sa aking bedding, i-harvest ko ito. And I could either use this directly as a soil conditioner, or pwede kong ipakain sa African night crawlers, yung mga earthworms, to produce vermicast for organic fertilizer. So, ito yung bagong eksperimento, and you will get the updates 2 to 3 months from now kung ano maging resulta nito. But this early, nakita ko dito sa loob ng kulungan ng manok, malamig at komportable sila. So, I think that's one good point already. And I am really excited at seeing how this experiment would turn out, because alam ko marami itong matutulong sa ating mga chicken breeders, lalo na yung ang breeding program nila ay naka-confine, sapagkat ito ang isa sa malaking problema sa confined breeding program. So from the Braveheart Farms, I'm Secretary Manny Piñol, sharing another experiment in the farm, because I believe that the farm is the best classroom. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating breeding program sa Manok Pinoy. And if you would notice, ito yung yard na kung saan ay mini-maintain natin yung block Manok Pinoy, because we are breeding towards that line actually, no? So ngayon medyo matumal po yung merkado for breeding materials. Hindi ganun kadami yung umuorder ng breeding materials, but we have to maintain our breeding program so that in the future, kapag nanumbalik po sa normal yung ating agriculture and farming, and people would need breeding materials for free range chicken, ay magiging available po yung ating mga manok Pinoy. So makikita nyo, uniforming po ito, puro po ito itim. And we will be perpetuating this line, very good egg layers, and medyo matibay sa sakit. Of course, tinatamaan ng sipon, tinatamaan ng mga parasites, but since naka-acclimatize na sila, ay maganda yung performance sila. So doon po sa mga nagtatanong, don't worry, we're holding on in spite of the difficulties being faced by agriculture right now. Matumal yung merkado, kakonti buhibili. We are holding on to this line of chicken because I believe that in the near future ay kailangan din ito ng ating mga farmers kapag naka-recover na sila. So this is farming for you. Parang alon lang to. Minsan maalon, minsan kalma. But we have to remain steadfast in what we are doing. This is farming for me. Hindi ako nakauwi sa farm dahil sa kaiikot natin, dahil na doon sa pangarap natin na makatulong sa ating agriculture and fisheries pamamagitan ng pagtakbo sa Senado. Ngayon po umaga nito na ay nakauwi po ako sa farm at na-miss ko yung aking mga manok. Na-miss ko yung aking farm. So, tignan po natin yung sitwasyon ng ating mga manok. Ito po yung ating mga 3 months old na manok Pinoy. Breakfast po nila ito. After about a month, no, kapag nakompleto po natin itong immunization program natin, ay ipapamahagi na po natin ito. Or, kung may bibili, ipipenta natin. Ito naman ang hanap buhay ko, pag-aalaga ng manok. Ito po yung mga pens natin. Galing po ito sila sa brooder. They're about 2.5 to 3 months old. And they would be ready for the market in another month. Ito po yung manok Pinoy na sarili ko pong breeding.
And dito po sila nilalagay from the brooder para magkaroon ng acclimatization or pag-adjust sa malamig na lugar, no. Ang iba po ay minsan tinatamaan ng sipon, pero bahagi po yan ng tinatawag nating breeding ng mga manok. Ito po yung halo, yung oriental at saka yung western breed na siya ko pong pinaparami, sapagkat nakita ko na mas matibay sila sa elements. And hindi pa rin maiwasan, wala namang perfect kasi na breeding program, hindi pa rin maiwasan na may tatamaan ng sipon. Minsan kapag nagkamali ka ng immunization, ay tatamaan ka ng coryza. But all of these actually are part of the challenges sa isang chicken breeding program. Ito medyo malalaki na. So, this is it. Nakakatawa at nakita ko ulit after 1 month yung aking mga alaga. And hopefully, kung itong programan to ay may pagpatuloy natin, this could be replicated nationwide. Simple na naman kasi ito eh. Kung merong alagang manok yung isang ordinaryong pamilyang Pilipino, maski 10 inahin lang, mangitlog lang yung kalahat eh. Abay, meron kang 5 itlog sa isang araw na pwedeng kainin ng mga anak mo. Ganyan lang po kasimple ang ating pangarap sa pamilyang Pilipino. Sapat na pagkain at dagdag ng trabaho sa pamamagitan ng pagsuporta ng agrikultura at pangingisda. Mula po rito sa Kinipawan, Manny Piñol. Breeding yard ko, nung broodstock materials ko para sa Manok Pinoy. Ito yung hen side ko. Dito ako nagpo-produce ng babae na pinapakastahan ko or binibreed ko sa mga oriental fowls. Ito po, heavy sa western breed actually. Ito yung black Australian Orpington or black Australorp. At malakas po sa lamang itlog. In fact, sa Guinness Book of World Records, nakatala po doon yung isang inahin na black Australorp na nangitlog ng 364 eggs in 365 days. So ito po sila, may mga halo na yung iba, but heavy ito sa dugo ng black Australorp. No? And kung mapapansin po ninyo, dalawang division po itong breeding yard na ito. No? Hinati ko po ito at palipat-lipat, no. So naandyan yung kabilang division, pero hindi yata nasunod yung gusto ko kasi wala ako ng one month. Mukhang nabuksan pa rin yung pintuan, kaya dapat dito yung kabila muna ang bubuksan para tutubo yung damo sa kabila. Eh ang problema, naiwanan ko nga, hindi ko na supervise dahil 1 month ako nawala. Mukhang binuksan nila yung dalawang pintuan, kaya parehong ubos yung damo. Nanginginain po kasi ng damo itong mga ito. And dito po sa loob ay nandito po yung mga itlugan nila. Yan po, no. And yan po yung itlugan nila. Aakit lang sila dyan. Pagkatapos silang kumain, mamaya ng konti ay mga itlog na yan. So naandyan yung tubig. And ito yung ibang mga itlog na natipon kahapon sa 100 na inahin. Sabi nung farm boy na katulong ko rito ay mga nasa 45 eggs ang collection nila sa isang araw. Okay na yun, 45%, it's a good rate already. So ganito lang po kasimple. May tulugan sila, may patungan sila sa gabi, may itlugan, permanenteng may tubig, and of course, nakaschedule yung pagkain. That's how to do it. Manny Piñol po. This is the yard where we produce the female breeding materials of Manok Pinoy. Ito po yung black Australian Orpington. Although ito may halaman ng konti. Pero yun yung medyo mataas pang dugo. Dito po natin pinoproduce yung ating babae na binibreed natin sa oriental fowls, yung tinatawag lang aisle or parawakan.
dito sa amin sa Mindanao. And the female here will be placed in a breeding pen. So ito yung ating production line for females. And then papatungan ng oriental, yung tinatawag nilang parawakan or azel. And then we produce what we call the mestizo or Manok Pinoy, which is actually a combination of the heritage chicken, Australian black Orpington, and the oriental fowls to produce what is now known as Manok Pinoy, a dual purpose breed that produces considerable amount of eggs. And at the same time, ang karne ay comparable or even better to the meat of the native chicken. So, this is the secret of breeding. Keep your lines solid para pag-cross mo ay magkakaroon ka na. Ito yung kalabasa na natin ngayon. Kalabasa meal for our free-range chicken. At tingnan nyo, dinurog lang namin to sa yung aming crusher. And then hinaluan ng konting feeds. And the chicken love it. So, anong epekto, Rocky French, ng kalabasa sa manok? Very, very good effect sa manok. Not only they get this, beta-carotene. Beta-carotene plus other vitamins and minerals. Saka ano na rin yung palatability niya. Pagod na pagod yung manok sa kain ng pigs. Becomes very palatable. It increases their... So ito, third day pa lang yata ito na ano, na pinapakain sila ng kalabasa. Pero madali namang mag-adjust yung manok eh. So nakikita nyo, there they are. Starting to like yung ating bagong pagkain sa kanila, yung crust kalabasa. And hopefully mabawas-bawasan yung gastos natin dito, sapagkat yung kalabasa anim na piso lang kilo niyan eh. So if you plant one hectare of kalabasa, could you imagine how many tons ang maiproduce mo? And actually, ito rin isang paraan natin, Rocky, para ma-discover natin yung ibang uses ng farm products ng mga farmers na minsan binabarat sila. Of course. So yung the idea that you can produce so much tonnage of this per hectare, right, compared sa ba't ka magtatsaga sa isa, dalawang tumilaba kung meron kang may tatanim. Yeah. Wala kang spray, wala kang abono. Walang abono, walang sprayer. So, all natural. So, yun, mama, ayun po mga kaibigan. Very good, very encouraging. Ako talaga nag-breed ito. Hinalo ko yung ano. Hinalo ko yung oriental na manok sa American chicken. Kasi ang problema ng oriental na manok, malalaking katawan, bilog. Pero mahina mang itlog. Ngayon, yung American chicken naman, medyo manipis yung katawan, malakas mang itlog. So, pinaghalo ko sila. So, this is a dual... Manok Pinoy ang tawag dito. So, this is a dual purpose chicken. Both for meat and for egg. Brown egg layer to. Brown. Brown. Tsaka ang bilis lumaki dito. Ito, kuan na ito. Mature na ito. Nangingitlog na ito. At saka ito, Sunny. Gawan nyo ng ano, ng maliit na bubong dyan. Saka may patungan. Oo, hapunan. Tapos, pwede mo siyang lagyan ng pugaran, ng pugad. Kasi mangingitlog na ito. Hulihin nyo isang yan. Patungan sa kasi maghahanap ng lilipad dito yan. Papuntay mo rito. Sanday lang. Sanday lang yan. Sanday lang yan. Oops! Dito. Balik. Balik ka. Yun. Huling. Ha, ha, ha.
Wala, sir. One lang to. Actually, 1 week na to sa bahay sa Quezon City. Stress lang. Mm. Ang gagakak ng Manok Pinoy. So, if you would notice, napakalaki niya. Ito siguro mga nasa 3 kilos. Medyo payat pa ng konti kasi naka-clearings. Ito po ay cross ng Oriental at saka American Heritage Chicken. Dual purpose po ito. Pwedeng pang karne, pwedeng pang itlog. Ito po yung Manok Pinoy. Breed na ginawa ko mismo noong 2010. This is a 12-year-old genetic invention in poultry raising. This is the yard that produces the hen side of the Manok Pinoy strain. Ang ibig sabihin ng hen side, that is where you produce the females that you cross with the males of a different line para makapuproduce ka ng hybrid. And that hybrid, which I developed in 2010 or 12 years ago, ang tawag ko ay Manok Pinoy. Tawag ngayon by Manok Pinoy. Pero pare na rin yun. So, ito po, I'm proudly declaring that I believe that this is my contribution to Philippine agriculture, being able to develop a distinct breed of chicken by my own purpose, no? Sapagkat ang breeding kasi may purpose, eh. Kailangan malaman mo what is it that you want to achieve in breeding chicken. Ako, I wanted to breed chicken na naka-free range kasi gusto ko yung masarap na lasa ng native chicken. Manny Piñol, isang tunay na magsasaka na naniniwalang pwede tayong magkaroon ng sapat na pagkain. 30 million hectares, 36,289 coastline, lima sa pinakamahaba sa mundo, sapat na tubig. We can be food sufficient, but we have to correct some flaws in our legislations and policies. Number one, baguhin natin ang rice tarification law. Pinapahirapan natin ang ating mga magsasaka, na lalong nasasaktan sa mataas na presyo ng abono. Baguhin natin ang ating marketing system. Alam ninyo, as I speak, ang presyo ng tamban sa Zamboanga del Norte, 5 piso ang isang kilo. Pwedeng dalhin sa Manila, pero sino magdadala? Government must come in and arrange the shipment of these goods from the production areas to the market. Kailangan din nating baguhin yung ating policy on importation. We have to return to the mountains and protect the forest. We have to conserve our water resources. We have to build roads infrastructure. We have to support local industries. And most of all, kailangan natin ng isang bangko na totoong na magbibigay ng pautang sa mga magsasaka sa mababang interest. And lastly, we could start a nutrition-based food production program by legislation, and we have to institutionalize this para hindi pa bago ang ating programa kapag nagpalit ang ating Pangulo. Salamat po.